napanood ko sa isang segment, sa isang show, at sa palahok na yon, ang tanong noong host sa mga contestants, kung bibigyan daw ba sila ng pagkakataon, gusto pa rin bang maging OFW? Lahat ng mga kalahok, ang sagot nila, hindi na. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kung ikaw ay isang OFW ngayon or meron kang kamag-anak na nagtatrabaho abroad, ang tanong ko, lalo na doon sa mga OFW, hanggang kailan ka ba nandyan sa ibang bansa para magtrabaho para sa iyong family? Walang forever po abroad. Kaya naman, ano ba dapat ang kailangan mong gawin? Alam mo bang 8 out of 10 OFW umuwi dito sa Pilipinas na walang ipon? Ang tagal na sa abroad pero walang ipon. Bakit? 9 years po akong nagtatrabaho abroad pero hindi ko hinayaan na wala akong maipon pagka uuwi. Nag-home atlas na ako dito sa Pilipinas. Paano nga ba paghandaan ng mga OFW yung buhay nila pagbabalik na sa Pilipinas? Pag nag-retire na sila or gusto na mag-home atlas kasi gusto nang makapiling ang pamilya? Ano-ano nga ba ang dapat gawin noong nagtatrabaho sa abroad at noong family na nandito sa Pilipinas? Yan po ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Susunod na! Nung ikaw ay nagpaplano magtrabaho abroad, may nakaset sa utak mo kung hanggang kailan ka magtatrabaho doon. Umalis ka at ng ibang bansa para at dahil sa pamilya mo. Nais mong mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal mo. Makapag-aral ang mga anak sa mga magandang universidad. Makapagbayad ng utang. Makapag-ipon para maipatayo ang bahay na pinapangarap nyo. Susubok abroad para may maitabi pang kapital ng ninanais mong negosyo. Ilan lang ito sa mga plano at mga pangarap na bitbit mo nung ikaw ay umalis. Pero nagbago lahat yon nung ikaw ay dumating na at nagtatrabaho na abroad. Bakit? Kasi syempre, culture shock, lifestyle shock, dollar shock, taas kita agad shock. Dahil bago ka pa lang noon, kaya hindi mo agad inumpisahan yung naiset mong plano. Kasi gusto mo munang i-enjoy ang bagong lugar or bansa na kung saan ka nagtatrabaho. Unang sahod mo sa abroad, naalala mo pa ba kung saan napunta? Huhulaan or uunahan na kita. Pinadala mo sa pamilya mo. At walang natira. Wala, kulang pa nga daw ang sabi ng iyong asawa. Kawawa na agad, di ba? Kung ganyan ang naging sitwasyon. Ngayon, hindi mo na malayan na paulit-ulit na lang pala yun. Hindi ka nakawala sa ganung sitwasyon. Kayod ka ng kayod abroad, padala ka ng padala sa Pilipinas, ubos minsan, kulang pa, nangutang ka pa para ipadala. Ilumipas ng isang taon, gano'n na, nakasanayan mo na ang ganong setup. Ngayon, bigla kang napagod. Hindi alam ng pamilya mo na nasa Pilipinas ang hirap na dinadaranas mo abroad kasi ayaw mo silang papag-alalahanin. Ngayon, ikaw ba sa sarili mo, inaalala mo rin? Hindi ka na bumabata, nababawasan na ang energy mo, pero hindi pwedeng tumigil kasi marami pa rin ang umaasa sa'yo. Sino bang kawawa kapag ito na lang palaging nangyayari? Hindi ba't ikaw na nasa abroad nagsusumika para sa mga mahal mo? Paalala ko lang sa'yo kaibigan, may hangganan ang ating lakas upang magtrabaho. Kaya naman huwag mong kalimutan ang sarili mo. Kaya ngayon, reset ka. Make this another chance to change kung nais mo talagang makauwi at mag-retire sa Pilipinas. Ito ang mga kailangan mong gawin at dapat may disiplina ka. Number 1, mag-set ka ng time kung kailan mo gustong mag-home at last. After ba ng bagong kontrata mo ngayon? Pagkatapos ba ng 5 taon? Pagkatapos ba ng 10 taon? Ikaw ang mag-set niyan.
Pangalawa, magplano ka kung ano ba ang gagawin mo pag nasa Pilipinas ka na. Magtatrabaho ka ba ulit? Magninegosyo? Mag-farming? Magturo? Or magliwaliw na lang kasi magre-retire ka na talaga? Pangatlo, kung ano man yung naisip mong gawin pag ikaw ay nakauwi na dito sa Pilipinas, paniguradong nangangailangan yon ng puhunan or kailangan mong ng pera para pantustos doon. Kaya dapat may na-set up kang balik Pinas fund ngayon. Magkano ba dapat yan? At least equivalent sa 10 years income mo abroad. Bakit? Kasi kung ikaw ay uuwi sa Pilipinas, dapat mapaghandaan mo. Paano mo ito masimulan ng tama? I-apply at gawin ang 10-20-70 prosperity rule. Sa sahod mo ngayon, dapat maglaan ka ng at least 20% para dyan sa project na Balik Pinas Fund. Importante na makapag-ipon ka muna para sa Balik Pinas Fund mo bago ka mag-remit para sa pamilya mo. Pambayad kung saan-saan. Dapat meron ka munang inilagay na 20% doon sa iyong Balik Pinas Fund. Ang next mong tanong, saan yan pwedeng ilagay? Madami kang options. Kaya dapat ito ay ihiwa-hiwalay mo or ikalat para mas madami kang sources pag uuwi ka na dito sa Pilipinas. Mahalagang paalala lang na dapat mong paghandaan ang iyong long-term healthcare plan kasi kung uuwi ka na, hindi mo madadala ang benefits na meron ka sa employer or company mo. E paano kung dito ka sa Pilipinas mangangailangan ng healthcare? Hindi mo na paghandaan. Saan ka kukuha ng pera? Kaya ito ay una dapat sa iyong listahan na meron ka bago ka umuwi. So may gagawin po akong example na allocation para mas maliwanagan ka. Halimbawa, ikaw ay sumasahod sa abroad ng 80,000 pesos. So ang 20% niyan ay 16,000 pesos. So ito dapat ang ipunin mo at ilagay sa tamang investment. Ngayon, at least 2 to 3 investments ang pwede mong paglagyan niyan. Yung masigurado na may solid financial foundation ka. Halimbawa lang, 40 to 50 years old ka na. Pwede mong ilagay sa iyong long-term healthcare fund katulad ng Kaiser na 3-in-1 na, meaning may insurance, investment at healthcare fund na, ay 10,294 pesos. Itong Kaiser Saving Program ay 7 taon mo lang pag-iipunan. Ito ay titingnan mo talaga as your long-term healthcare savings. Kasi habang ikaw ay nasa abroad, hindi mo magagamit ang hospitalization benefits. Kaya, yung nakalaan for that healthcare benefits during sa 7 years ay magiging bonus pagdating ng maturity, which is on the 20th year. Then, nung ikaw ay tapos ng mag-ipon or after 7 years, magsimula ka ng mag-earn ng investment na magre-range from 3% to 10% compounded annually. Ngayon, ang titingnan mo, imagine, ikaw ay 40 years old ngayon. Nasa Pilipinas ka na when you are 60 years old. Your Kaiser saving plan, ito na ang value, 2,040,795 pesos. Ngayon, when you reach 65 years old, ito na ang annual lifetime healthcare benefit mo, 328,672. At kung hindi mo ginagalaw ang pondo mo since day 1, then at age 65, ito na ang accumulated saving fund mo, 3,286,720 pesos. So yun ang magiging ipon mo dun pa lang sa isang investment program na 3-in-1 which is Kaiser Plan. Diba't 16,000 ang nilalaan mo for your Balik Pinas Fund? So ang natirang 5,706 na pwede mong ilagay sa stock market, doon ka na lang muna mag-umpisa sa pinaka-basic which is through mutual fund. Marami kang pagpilian na type of mutual fund. May Philequity Index Fund, Atram Alpha Opportunity Fund, or sa Soldivo Funds. Ngayon, halimbawa, ikaw ay nagbabalak na magbalik Pinas after 10 years, so ito din ang iyong timeline para pag-ipunan yan. So continuation tayo doon sa unang allocation natin. Ang remaining na 5,706 mo ay ilalagay mo sa mutual fund. So after 7 years, ito ang magiging projected or estimated value niyan.
659,895 pesos. Dahil nga yung unang saving program mo na Kaiser 3-in-1 ay 7 years lang to save, kaya ganito, sa huling 3 years na iyong pag-iipon, pwede mong gawin na yung buong 16,000 mo ay ilalagay sa stock market or mutual fund, kaya ang estimated value niyan ay 696,122 pesos. Sa 10 years mong pag-iipon, ang total value ng investment mo sa mutual fund ay 1,356,017 pesos. Plus yung Kaiser mo na ang investment value pagdating ng maturity, which is on the 20th year, ay 3,286,720 pesos. Ang tanong, sapat ba ito? Remember, para enough ang magiging balik Pinas fund mo, dapat annual income times 10. So sa example natin na monthly income mo ay 80,000 pesos, ang dapat na total mong balik Pinas fund goal ay 80,000 pesos times 12, 960,000. Yun yung annual income. Times 10 is equal to 9,600,000 pesos. Dalawang options ang pwede mong gawin dito. Una, dagdagan mo ang ipon mo. Make it 30%. Ngayon, kung hindi kaya, kasi nagpapadala ka pa, then create another source of income katulad ng business. Gumawa ka ng paraan para meron ka pang extra income, extra cash flow na maaari mong ilagay sa investment para doon sa balik Pinas fund mo. Ginawa ko yan nung nasa Singapore ako. I started to build my IMG business there. Pangalawa, habaan mo ang iyong saving period. Gawin mo 15 years or more. So bottom line, may magagawa ka. May options ka. Mahalaga na ito ay mapag-usapan ng buong pamilya. Ikaw na asawa or anak or magulang na may mahal sa buhay na nagtatrabaho abroad, suportahan nyo ang plano ng iyong mahal sa buhay na gustong magbalik Pinas para kayo ay makasama at makapiling. Ito po ay posible kung ikaw na nasa abroad at ikaw na naiwan sa Pilipinas ay hawak ka may gagawin ito para maging buo ulit kayo. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din na merong mga kamag-anak abroad, malaman, matututo kung paano nga ba paghandaan yung pag-uwi dito sa Pilipinas. At kung nais mo pang matutunan ang financial education or ng proper way of investing, maaari kita yung turuan. Umaten ka lang sa ating free live webinar every Tuesday, 8:30 PM Philippine time po yan, or magpunta sa office for the actual orientation. Meron na rin akong replay. Ang link ay nasa description box below. Oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na naka-upload dito sa ating channel. Maaari mo yung balikan para madagdagan ang iyong kaalaman. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. OFW ka ba? Kailan ka na mag-home at last? Dahil alam mo, it's more fun in the Philippines. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.